Amen po. Isa na namang araw na pinagpala ng ating Panginoon. Okay, sabihin nyo nga po sa inyong katabi or kasama po dyan sa inyong tahanan, pinagpala ka. Okay, o kung ikaw naman po ay nasa isang lugar na kung saan ikaw lang po ay mag-isa, sabihin mo po sa iyong sarili, ituro mo ang sarili mo, sabihin mo, pinagpala ako. Or kung ikaw naman ay nakatingin, may salamin dyan sa may kung saan ikaw ay nanonood ng video, malapit ka sa iyong salamin, sabihin nyo sa iyong sarili, ituro mo ang sarili mo, sabihin mo, pinagpala ka. Okay po, so palakpakan natin ang Panginoon muli sa mga oras pong ito. Okay, so tayo po ay manalangin bago po tayo ay magsimula sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Okay po, so hawakan po natin ang ating mga Biblia. Okay, so itapat lamang po natin ito sa ating puso habang nakataas ang ating kamay. Okay po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, Diyos at aming Diyos at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga oras na ito na muli po ay makakasama ka namin, mararanasan ka namin, Panginoon, mararamdaman namin ang pagyakap mo, ang pagkukomfort mo, Panginoon, sa mga oras na ito. At salamat po, inaayayahan po namin ang banal mong Espiritu na patuloy na kumilos sa buhay namin, patuloy na kumilos maging sa mga oras na ito na sa aming pakikinig ng mensahe mo ay maranasan po namin ang pagtuturo mo, ang pag-rebuke mo at ang mga reminders mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita ay tumimo nga po sa aming puso at isipan. Maraming salamat po at sa aming patuloy na paglapit sa inyo, linisin niyo po kami sa aming mga karumihan, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Maraming salamat po, Ama. At ang araw po na ito, ang gabing ito, ay patuloy po naming ipinagkakatiwala sa inyo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, minsan pa po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Okay po. So, okay, so ngayon po sa ngayon po ay ang gabi ng ating pag-uusapan patungkol sa pananalangin or prayer. Tinawag po natin itong the power of prayer. Okay, so every Friday night we will talk more about prayer po, mga kapatid. Okay, so now mayroon po akong ginawang series at marahil ito po ay aabot ng 4 to 5 weeks. Or so magkikita-kita po tayo at pag-uusapan po natin ito ng at least 5 gabi ng Biyernes po, mga kapatid. Okay, at ito po ay pinamagatang How You Can Pray with Confidence series. Ayan, so again, bago po tayo muli magpatuloy ay nais ko pong hawakan po muna natin muli ang ating Biblia, yakapin po natin ito. Okay, tapat po natin sa ating puso. Okay, at sabihin po natin, I am a listener, I am a learner, a doer, a winner, a disciple maker, anointed, and I am harvester in Jesus' name. Amen and amen. Okay po. Purihin po ang Diyos. At ngayon po mga kapatid ay sasagutin natin ang ilan sa mga katanungan or magkakaroon po tayo ng ilang mga kasagutan sa isang katanungan na how you can pray with confidence. Or ang topic po natin sa gabi pong ito is about who can pray. Okay, so sino-sino po ba yung mga tao na maaring makapanalangin
at maaari ding mag-expect ng kasagutan sa kanyang mga panalangin. Okay? Na mula po, kasagutan mula sa ating Panginoon. Okay, so, makita po natin dito, brothers and sisters, that how you can pray with confidence series. Okay? So, confidence, bigyan po muna natin ito ng kahulugan. Confidence in a collegiate definition, a feeling of consciousness of one's powers of reliance on one's circumstances. Okay, and then again, faith or belief that one will act in a right, proper, or effective way. So that is confidence or a relation of trust or intimacy. So ito po mga kapatid, yung pagkakaroon mo ng kumpiyansa sa iyong paglapit sa Diyos na ikaw ay talagang nandoon yung iyong full trust sa ating Panginoon. Bakit mo gagawin ito or bakit mo ginagawa ito? Kaya yung series po natin is how you can pray with confidence. Okay? And that is the meaning of confidence in the collegiate definition, brothers and sisters. Now, confidence is to trust or intimacy. So, paano ba tayo makakapanalangin sa Diyos nang may buong pusong pagtitiwala, na mayroong makikita yung intimacy sa harapan ng ating Panginoon. Yung intimacy natin sa harapan ng Panginoon. Okay po? So, again, what is prayer? Since pag-uusapan po natin ang prayer, what is prayer? So, makikita po natin dito, in a collegiate definition, again, an address such as a petition to God or God in word or thought. Okay, so ito po yung pumapatungkol sa ating paghingi or sa pagkakaroon natin ng mga kahilingan sa Diyos or sa iba kasi marahil yung iba nagpe-pray maging sa kanilang mga Diyos-Diyosan o kung saan man humihingi ang isang tao. Okay, so sa pamamagitan ng salita or pag-iisip. Okay, so that is prayer. Okay, and but man of God said, prayer is a dialogue between two people who love each other, God and man. Okay? So, simply put, prayer is a communication with God. Again, prayer is much more than words. However, it is an expression of the heart toward God. It is an experience, a relationship, not an activity. Okay, so naintindihan po natin na ang panalangin po, mga kapatid, is hindi lang puro salita. It is more than words. Kaya sabi nga po, alam niyo po, naalala ko yung isang kanta nung ako po ay nanonood sa 702 DZAS. Sabi po doon sa isang kanta, panalangin ay tama rin naman, lalo na't maigawa at di lang sa salita. So, mga kapatid, tama, nagiging tama po ang prayer natin. Lalo't higit kapag tayo po ay gumagawa din. No, kasi ang prayer din po kasi is an act of faith. No? Ginagawa po natin ito kasi may pananampalataya po tayo. Pero kaya nga katulad po ng isang sinasabi rin po ni Santiago na hindi buhay ang isang pananampalataya or patay ang isang pananampalataya kapag walang kalakip na gawa. So, same as prayer, kapag tayo po ay puro panalangin lamang at wala po tayong ginagawang action, hindi po totoong faith yon. Okay? So, kaya kailangan po ay maintindihan natin, maunawaan natin that prayer is much more than words. However, it is an expression of the heart toward God. Okay? Bagamat ito ay isang expression sa harapan po ng ating Diyos. And it is an experience, a relationship, and not an activity. So, ang panalangin po ay hindi isang gawain, basta isang gawain lang, bagkos ito po ay isang experience. Okay? Sa harapan po ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya.
Okay po, mga kapatid. Now, ang sabi po dito, sa 1 Thessalonians, okay, chapter 5, verse 17. Okay, basahin po natin. Tulungan niyo po ako magbasa. Okay, sabi po dyan, maging matyaga sa pananalangin or pray continually. Okay, bakit po sinabi ni Pablo na dapat po tayo maging ang Panginoon ay gustong-gusto na tayo po ay lagi nagpipray? Bakit sinabi ni Pablo that we must pray continually? Okay, bakit? Kasi as a child of God, you are invited to come boldly before His throne. God is always willing to hear from you, mga kapatid, or to communicate with you at all time. So God is always willing to hear. Gustong-gusto ng Diyos na tayo po ay nakikipag-usap sa Kanya. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay nagkakaroon ng quiet time to Him or with Him, sapagkat sa pamamagitan po ng ating pananalangin, naniniwala po ako at gustong ipaalam sa atin ng Diyos na kapag tayo po ay nananalangin, hindi lamang po tayo ang nagsasalita sa Kanya. Kaya nga po tinawag na communication between man and God. So kapag tayo po ay nagpipray, ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nagbibigay din ng mga sinasabi sa buhay natin. Nagbibigay din ng mga revelation, ng insight sa buhay natin every time na nagpipray po tayo. Every time na dumudulog po tayo sa Kanya. Especially kapag talagang yung panalangin po natin talagang babad sa Kanyang presensya. Talagang mas napupuno po tayo ng mga revelation. Nagkakaroon po, doon na po nagkakaroon ng tinatawag na communication. Okay, yung pagkakaroon po natin, lumalabas po yung ating intimacy. Okay, yung intimate relationship natin sa ating Panginoon. Kapag talagang babad po tayo sa prayer. Okay, habang nagsasalita po tayo sa Panginoon, habang nagpe-pray po tayo, ay nagkakaroon din po ng mga revelation. May mga binubukas. Katulad nga po, kung maalala nyo po, last Friday, na tinapik po natin about prayer na nagbibigay po, mga kapatid, ng nag-o-open ng God's agenda. Nagre-reveal ang God's agenda sa buhay natin kapag tayo po ay patuloy na nananalangin. Okay po, so ganun po kahalaga ang pananalangin maging sa ating sa harapan po ng ating Panginoon. So prayer is very precious, no, lalo na po mga kapatid sa kanyang mga anak. Okay? So sinasabi nga po sa Hebreo, ang sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Okay, in verse 16, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. So sinasabi po rito mga kapatid, kayo huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Huwag tayong mag-atubiling manalangin. Okay? Kaya po yun po yung sinasabi na pray continually. Magtiyaga po tayo sa pananalangin. Okay po? So yun po yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ngayon pag-uusapan po natin mga kapatid yung topic po natin sa gabing ito na who can pray? Sino po ba yung mga makakapanalangin or maaring tawagin po natin yung mga qualified po talaga na makakapag-pray? So may mga qualification din po mga kapatid na sinasabi sa Bible on who can pray. Sino-sino ang mga kapanalangin mga kapatid? Maybe sabi nga po, anyone
can pray. Okay? So, tinitingnan po natin dito. Number one, anyone can pray. However, okay, only those who walk in faith and obedience to Christ can expect to receive answers to their prayers. So, lahat ay maaring makapanalangin. Subalit, ang sabi po rito, only those who walk in faith and obedience to Christ can expect to receive answers to their prayers. Kaya po, maraming tao ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi tinutugon ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Sapagkat, wala po sa kanila yung obedience. Wala po talaga silang intimate relationship sa ating Panginoon. Okay, kung kaya't nagtataka pa sila kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin dinidinig ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Okay, so ang sabi nga po sa John, chapter 14, verse 14, basahin po natin. Okay, so kaya sinasabi po dyan ng ating Panginoon, anything in my name, you ask me for anything in my name and I will do it. So kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay sumusunod at tumatalima sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Panginoon, ask for anything in my name. So kanino tayo mananalangin? Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. And again, malinaw din po na sinasabi dito mga kapatid na hindi po tayo tinuturuan ng Panginoong Hesus na manalangin sa iba't ibang pangalan. Hindi po tayo tinuruan ng Panginoong Hesus na manalangin sa pangalan ni Maria, sa pamamagitan ni Maria, o sa pamamagitan ng sino mang mga disipulo, o sino mang mga tinatawag na santo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung maaalala niyo po, kung babasahin niyo po ang Mateo chapter 6, no, beginning verse to 9 hanggang 11 or hanggang 12, nakalagay po doon mga kapatid na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus nung kanyang tinuruan ang kanyang mga disipulo on how to pray. So ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, manalangin kayo sa Ama sa aking pangalan. At gayon po ang kanyang mga disipulo tinuruan ng ating Panginoon. At kung babasahin po natin ang Biblia from cover to cover, wala pong nakalagay doon mga kapatid na tayo ay tinuturuan na manalangin kay Maria o kung sa kanino mang mga santo. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus kay sa Mateo chapter 6 na tayo po ay manalangin sa Ama sa pangalan ni Hesus. At si Jesus din po ang nagsabi na pray in my name. Kay po, at gagawin po ito ng Panginoon kung tayo po ay may pananampalataya, kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, at kung tayo po ay nananalangin sa pangalan Niya, mga kapatid. So, yun po yung makakapag-expect. At yun po yung mga makakapanalangin at makakapag-expect ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. At may sinabi rin po dito si Pablo, ang sabi po ni Pablo dito sa Hebreo, chapter 11, verse 6, kaya basahin po natin mga kapatid. Okay, so bakit kailangan tayo ay manalig kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos? Sapagkat ang sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 6 na hindi po kinalulugdan ng Diyos ang mga hindi nananalig sa Kanya. Kaya kung ikaw ay mananalangin at kung ikaw ay lalapit sa Diyos, tiyakin mo muna sa sarili mo na hindi ka nagdududa. Kailangan ikaw ay may pananalig sa ating Panginoon. Kailangan ikaw ay may pananalig sa ating Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung lalapit ka rin lang sa akin, mananalangin ka or nagwi-wish ka, pero hindi ka naman naniniwala. Okay? Ikaw naman ay nagdududa, pinagdududahan mo naman ang prayer mo kung sasagutin ko ba ito.
ay hindi talaga mangyayari ang panalangin mo. Sapagkat ang sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 6, na ang walang pananalig ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay lumalapit sa Kanya at kung ikaw ay nanalangin sa Kanya, kailangan manalig ka. Buong puso at lubusan, manalig ka na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, na ang Diyos ay kaya niyang ipagkaloob ang mga bagay na hinihingi mo. So, kailangan manalig po tayo. Mayroon tayong pananalig, pagtitiwala, kapag tayo ay dumudulog sa harapan ng Panginoon. Okay? So, pangalawa po mga kapatid, who can pray? Number two, those who have clean hearts can pray. So, sinasabi po rito kung sino po yung mga makakapanalangin. Ay yaon po mga tao na may malinis na puso. So, ibig sabihin, kapag tayo po, kung papapansin niya po natin, ang isang tao, subukan mo, sabihan mo na manalangin. Ang mga tao, tandaan po natin, kapag hindi talaga malinis ang puso nila, hirap sila mag-pray. Hirap sila manalangin. Okay? Kaya, huwag na po tayo magtaka kung may mga ina-assignment tayo, kaya minsan may mga sinasabihan din tayo na, oy, mag-pray ka. Oy, mag-pray ka naman kapag tayo may mga pagtitipon. So, hirap talaga mag-pray ang isang tao. Why? Alam niya kasi sa puso niya na hindi siya hanggang lumapit sa Diyos. Alam niya kasi ang kalalagayan ng puso niya sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi siya makapanalangin. Okay? So, sino po ang makapanalangin? Those who have clean hearts can pray. And Psalm chapter 66 verse 18. Ang sabi po sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. Okay? So basahin niya po natin sa Tagalog. Sige po mga kapatid, tingnan natin. And Psalm 66 verse 18. Okay. So kung tayo po pala ay magtutuloy sa ating karumihan, kung tayo po ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, ang sabi po ng psalmist, hindi diring ginitong Diyos ang aking dalangin. So even David, alam niya na kapag tayo ay patuloy sa pagkakasala, kapag alam natin na marumi ang ating puso, paano pa tayo magpipray? Bakit pa tayo magpipray? Eh, hindi naman diringgi ng Diyos ang ating mga panalangin. Why? Sapagkat tayo po ay makasalanan or nagpapatuloy sa pagkakasala. At alam mo, kung alam mong dahil sa kasalanan ay hindi na diringgi ng Diyos ang iyong panalangin, paano ka pa magpipray? Okay, so ang sabi rin po sa Isaiah 59 verse 2. Okay, basahin po natin mga kapatid. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Isaiah 52 or 59 verse 2. Okay, sabi po dyan, ang kasalanan po kasi ng tao ang nagiging dahilan kung kaya't hindi dinirinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. So kung ang isang tao ay makasalanan, mahirapan talaga mang siya mag-pray. Okay? Sapagkat ang kasalanan ng tao ang nagiging dahilan kung kaya't hindi dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya kung alam mo rin lang na hindi dinirinig ng Diyos ang iyong mga panalangin dahil sa iyong mga kasalanan, eh bakit ka pa mag-pray? Okay? At ito ang nagiging dahilan, ang kasalanan po, ang siyang nagiging dahilan ng ating pagkalayo sa Kanya. So, paano nga naman talaga maririnig ng Panginoon? Sapagkat sinasabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2, na kung ang kasalanan natin ang siyang nagiging dahilan upang didinggin ng Panginoon, or ang nagiging dahilan, ang kasalanan ang nagiging dahilan kung kaya't nagiging malayo tayo sa Diyos. So, paano nga naman talagang maririnig ng Panginoon ang ating dalangin? Kung tayo ay malayo sa Panginoon. So, hindi niya po talaga ito mapakikinggan. Kaya, mga kapatid, ang makakapanalangin lamang sa ating Panginoon ay ang mga mayroong malinis na puso. Sapagkat sila ay mayroong katiyakan na diringgin ang kanilang panalangin. Okay? So, yun po mga kapatid, ang sinasabi sa point number 2 po natin,
who can pray. Number two, those who have clean hearts can pray. So napakalaga po mga kapatid na sa ating paglapit sa Diyos, kailangan masuri natin, matiyak natin na tayo ay may malinis na puso. Okay? Number three, who can pray? Those who have a forgiving spirit can pray. So ano po sinasabi rito? Na sinasabi, those who have a forgiving spirit can pray. Sige, tingnan po natin sa Mark chapter 11, verse 25. Sige, basahin po natin. Okay, so ano po sabi dyan? Kung kayo'y mananalangin at nais niyong makatiyak na tayo po ay pakikinggan ng Diyos, kailangan matuto po tayong humingi ng tawad sa Kanya. At kailangan matuto rin po tayo para tayo po naman ay makatiyak na tayo po ay patatawarin ng Diyos. Ang sabi po dyan, matuto rin po tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Okay? So yun po ang sinasabi sa Mark chapter 11, verse 25. Sapagkat kapag hindi po tayo nagpatawad, ang sabi ng Panginoon, hindi rin po tayo patatawarin ng ating mga nasa langit. Kaya sino po yung mga kapanalangin? Those who have a forgiving spirit. So nais ng Diyos na kailangan, bago po tayo dumulog sa Kanya, meron tayong forgiving spirit. Kailangan matuto muna tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Kailangan may forgiving spirit po tayo. Kaya dapat hindi po tayo lagi nagtatanim ng sama ng loob. Okay, tapos sasabihin mo sa Lord, Ama, Ama. Okay, or Lord, Lord. No? Pengi noon. Okay, puro tayo pengi noon. Okay, tapos hindi natin sinusuri ang kalalagayan natin sa harapan ng Panginoon. No? Wala pala tayong forgiving spirit. So who can pray? Number three, those who have a forgiving spirit. Napakahalaga po mga kapatid yung pagkakaroon natin ng forgiving spirit. No? Kapag talagang gusto natin magkaroon ng panalangin confidently. Maging confidence po tayo sa ating pagdulog sa ating Panginoon. And ang sinasabi pa po, mayroon pa sinasabi sa Matthew chapter 6. Okay, verse 11 to 12. Ano po ang sabi diyan? Basahin po natin. Matthew 6, 11 to 12. Okay, so that's the time na tinuruan po ng ating Panginoon kung paano manalangin ang kanyang mga disipulo. So sinasabi po diyan sa chapter Matthew chapter 6, 11 to 12 na kung kayo po ay hihingi ng mga bagay-bagay, so sabi ng Panginoon, kailangan matutunan niyo rin munang humingi ng tawad sa Panginoon. So hindi puro hingi na kung ano-ano. Kailangan humihingi po tayo ng tawad sa Diyos. At sabi rin po dyan, kung paano tayo makakatiyak na tayo nga po ay pinatawad ng Diyos, matuto tayo magpatawad sa mga tao nagkasala sa atin. Okay? So, who can pray? Those who have a forgiving spirit, mga kapatid. Kailangan tayo ay matutong magpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa atin. Okay po? And the last, number four, sa tanong na who can pray. Number four, those who pray in faith can pray. Okay? So, makakapanalangin po mga kapatid yung mga taong mayroong pananampalataya. Katulad nga po na sinabi ko kanina, na kapag wala kang faith or wala kang intimate relationship sa ating Panginoon, how can you pray? How you can pray? Hindi ka makakapanalangin. Mahirapan ka lang. Okay? And then, kaya sabi po rito, those who pray in faith can pray. Okay, so you must also have a believing heart if your prayers are to be answered. Kailangan po, mayroon kang believing heart. Dapat mataas po ang belief system natin sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Malakas ang belief system natin sa mga gawa ng Panginoon. Na kayang gawin ng Diyos ang lahat, na walang imposible sa Panginoon. Dapat nandun po, mayroon tayong believing heart. No? If your prayers are to be answered, mga kapatid, napakahalaga ng pananalig. Napakahalaga ng pagtitiwala.
no, upang matanggapin ng Panginoon ang ating panalangin at magkaroon niya po ito ng katugunan. Kaya kung ikaw ay lalapit sa Diyos, tiyakin mo, ikaw ba talaga ay nagtitiwala sa Kanya? Ikaw ba talaga ay nananalig sa Kanya? Okay, in Matthew chapter 21, verse 21 to 22, basahin po natin. Okay, sabi po, di ba? Kung kayo ay mananalangin sa Diyos at kung kayo ay nananalig at hindi kayo nag-aalinlangan, anuman ang hingiin ninyo ay ipagkakaloob nga po ng ating Ama sa pangalan ni Jesus o sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi po, kung hindi po tayo nag-aalinlangan sa ating paglapit sa Kanya, sinabi po ng ating Panginoong Jesus, magagawa nyo rin ang ginagawa ko. Ang sabi ng Panginoon, kung ano yung mga nakikita natin na ginagawa ng ating Panginoong Yesus or nakita natin na ginawa ng ating Panginoong Yesus, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo o sa kanyang mga tagasunod, magagawa nyo rin ang ginawa ko kung hindi kayo nag-aalinlangan sa Diyos. Kung kayo ay nananalig sa Diyos at hindi nag-aalinlangan. Okay? At sabi nga po sa verse 22 din, at anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggipin nga ninyo kung nananalig kayo. So, napakahalaga po na sa ating pananalangin, napakahalaga po na bantayan din po natin yung faith natin, yung pananalig natin. Kumusta po ba yung pananalig natin sa Panginoon? Okay? At para tayo po ay magkaroon din ng assurance, no, for our prayers to be answered by God, kailangan checkin po natin. Kumusta yung faith natin? No, baka nga nagpipray ka, pero nagdududa ka naman. No, hindi buo ang inyong pananalig. Okay, baka nag-aalinlangan ka. Dingin kaya ng Panginoon ang prayer ko. No, ibigay kaya ng Lord yung inihingi ko. Okay. So, nag-pray ka pa. Ano kung mag-aalinlangan ka rin naman pala. So, the moment na nag-pray po tayo sa Lord, the moment na tayo po ay humingi ng bagay na nakailangan man natin o nang gusto natin sa Panginoon, kailangan panaligan mo ito, kapatid, kung nais mo itong matanggap. Kailangan manalig ka sa Diyos na walang imposible sa Kanya. Kailangan manalig po tayo na kayang ibigay ng Panginoon ang mga hinihingi po natin. Okay po, so it is very important. Faith is very important sa ating pong paglapit sa Diyos or sa ating paghingi sa Diyos. Okay mga kapatid, sabi rin po, may sinasabi rin po sa Matthew chapter 9, verse 28 to 29. Okay, basahin po natin. In Matthew chapter 9, 28 to 29. Okay, so ito po yung panahon na mayroon pong dalawang bulag na pinagaling ang ating Panginoong Yesus. Okay? So tinanong sila ng Lord nung sila ay lumapit. Okay, so parang tayo po kapag tayo po ay nananalangin. Maging ito man sa tingin natin ay parang imposible mangyari, pero kapag tayo po ay lumapit sa harapan ng Panginoon at nanalangin, maaring tanungin po tayo ng Panginoon, naniniwala ba kayo na ang bagay na hinihingi mo ay kaya kong ibigay? Naniniwala ba kayo na ang bagay na hinihingi mo ay mangyayari nga sa iyo? Okay? So, nung panahon pong yon, yung dalawang bulag ay nagsabi po sa ating Panginoon. Tumugon sila sa tanong ng ating Panginoon. Ang sagot po nila, opo Panginoon, naniniwala po kami. At ang sagot naman ng Panginoon, okay, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. So mga kapatid, kapag tayo po ay nanalangin, maniwala po tayo. Manalig po tayo na matatanggap natin kung ano may hinihingi sa Panginoon. Siguraduhin mo lang na tama din ang panalangin mo. Siguraduhin mo lang na tama rin ang pinagpipray mo. Kasi kung ang panalangin mo pa rin, mga kapatid, ay mayroong masamang layunin, ay alam mo na, hindi talaga, kasi ang Panginoon ay para sa kabutihan. Ang Panginoon ay para sa kayusan. Eh kung ang panalangin mo ay para sa kaguluhan, kung ang panalangin mo ay para sa kasiraan, ay hindi naman, hindi po talaga tutugunin ng Panginoon yan. Okay? So, ang sabi nga po, common sense, no? Sentido common. Mga kapatid, pero kung ang layunin natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaayusan ng lahat, okay, at maayos ang ating motibo, no, sa ating mga panalangin, at na nasunod natin yung mga pinagagawa ng Panginoon, nasusunod natin yung
prinsipyo ng Biblia kung paano tugunin ng Diyos ang ating panalangin, ay tiyak nga, kahit kung tayo ay, katulad ng sinabi natin kanina, kung tayo po ay naniniwala na mangyari sa ating sambahin na hiningi natin at hindi natin ito pinagdudahan, mangyayari nga po sa atin. At yun ang sabi ng Panginoong Yesus. So mga kapatid, last verse na bibigay ko po sa inyo, kay basahin po natin ang James chapter 5 or Santiago chapter 5 verse 15. Basahin po natin. Sabi po dyan, at pagagalingin ang may sakit sa pamamagitan ng isang panalangin may pananampalataya. So again, kapag tayo po ay nananalangin, napakahalaga po ng paniniwala, napakahalaga po ng pananampalataya, at dapat wala tayong pagdududa. Dapat tayo buong pusong naniniwala na tutugunin nga ng Panginoon ang ating panalangin. Halimbawa, may mga bagay na hinihingi ka sa Diyos, pero kaya naman ikaw ay may sakit at naghahangad ka ng kagalingan. Nagnanais ka ng kagalingan, kapatid. At dumadalangin ka sa Panginoon na ikay pagalingin. Kapatid, kung kayo po ay nananalig, kung ikaw po ay naniniwala na kaya kang pagalingin ng Panginoon, kung ikaw po ay naniniwala na gagaling ka nga. Kapatid, dito, kailangan ng paniniwala. Kailangan ng pananampalataya, mga kapatid. Kung gusto mo talaga magkaroon ng katugunan ang iyong mga panalangin, huwag kang mag-alinlangan. Manalig ka sa Diyos sapagkat wala pong imposible sa Kanya, mga kapatid. So sa mga oras na ito, inaanyayahan ko po kayong magsitayo. Lumapit po tayo sa harapan ng Panginoon. Okay? So mga marahil mayroon dyan na nakakapanood nito na nahirapang tumayo dahil masakit ang kanyang mga paa or nahirapan tumayo dahil may masamang karamdaman. Kapatid, sa mga oras na ito, china-challenge kita. Manalig ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Diyos. Maniwala ka na kung ano yung hinihingi mo ngayon, na kung ano yung pinagpipray mo ngayon, maniwala ka ng buong puso. Maniwala ka na ipagkakalob sa'yo ng Diyos ang bagay na hinihingi mo at ipagkakalob nga ng ating Panginoon. Manampalataya tayo sa Diyos. And that is kung papaano po tayo mananalangin po sa Kanya. Dapat tayo po ay naniniwala. Dapat tayo ay buong pusong nananampalataya upang magkaroon ng katiyakan ng ating mga magkaroon ng katiyakan or katugunan ang ating mga panalangin. Kailangan po nating sumampalataya sa ating Panginoon. Okay? So sa mga oras ito mga kapatid, marahil mayroon kang karamdaman na matagal mo nang iniinda, ito na ang panahon para pagalingin ka ng Panginoon. Ito ng panahon para ikaw ay magtiwala sa Kanya, para ikaw ay sumampalataya sa Kanya, na walang imposible sa Diyos. Kaya Kanyang pagalingin, gaano man kalala ang sakit mo, pag nanampalataya ka sa Lord, pag kaya nang tanggapin ang utak mo, pag kaya nang tanggapin ang puso mo, na walang imposible sa Kanya, na kaya Kanyang pagalingin, maging sa mga oras na ito, gagaling ka nga, mangyayari nga sa iyo ang inihingi mo. Kaya sa mga oras ito, kapatid, inaanyayahan kita, manalangin tayo. Itaas mo ang iyong mga kamay, nakatayo ka man o nakaupo ka man. Itaas mo ang iyong mga kamay sa Panginoon. Kung may Biblia ka, mas mainam, hawakan mo ang iyong Biblia sa mga oras ito. Okay, itaas natin sa Lord. At tayo'y manalangin. And ipagpipray ko po kayo, mga kapatid, sa mga oras na ito. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal harapan. Nananalangin with confidence, boldly come before you, and we believe that you are a powerful God. That in the mighty name of Jesus, nothing is impossible to you, Lord. At lahat ng bagay na hinihingi namin, lahat ng bagay na nais naming maranasan na nagmumula sa iyo ay ipagkakalob mo at ipararanas niyo nga po, Panginoon. Kami ay buong taos pusong lumalapit sa inyong banal harapan. May pagpapakumbaba. Patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso sa aming mga karumihan.
maging ang aming isipan. Ay linisin niyo po, Panginoon, at patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At sa mga oras na ito, ay pinapatawa din po namin ang mga tao nagkasala sa amin. Ama, sa mga oras na ito, dinggin niyo po ang aming panalangin. May mga tao po ngayon, Panginoon, na gustong makaranas ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Ipagkalob niyo po sa kanila, O Diyos. In the name of Jesus. Ama, yung sakit sa paa, sakit pananakit ng mga paa, kung kahit hindi makatayo, in the name of Jesus, iparanas niyo po sa kanilang kagalingan. I declare healing and complete restoration sa kanyang buong katawan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At mula po sa araw na to, siya ay makakatayo na at siya ay makakalakad na. At makakatakbo pa. In the name of Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, anumang karamdaman meron ang mga nanonood ngayon, Father God, I declare healing. Iparanas niyo po sa kanila na ikaw ay Diyos na dakilang manggagamot. Na ikaw ay Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Na wala pong imposible sa inyo. Lalo't sa mga taong naniniwala at nananalig sa iyo. Lord, ipagkakalob mo nga po ang mga bagay na kanilang hinihingi sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Father God, we give you back the highest praise, honor, and glory. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So, nice ko rin pong imbitahan mga kapatid, marahil yung ilan po sa inyo na nakakapanood nito ay wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon at nais mo rin maranasan ang nararanasan ng katulad namin sa paglapit sa Diyos, maranasan ang pagdulog sa Panginoon, maranasan ang pagkakaroon ng intimate relationship sa Lord. Okay, sa mga oras po nito, inaayayahan po kita na magsimula sa pagkakaroon ng intimate relationship sa Diyos. Okay? Okay, at magsimula ka po kapatid sa pamamagitan ng simpleng panalangin ito. Okay, so mananalangin po tayo, ipagpe-pray ko po kayo. Sa mga nais tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sa nais magkaroon ng katiyakan sa kanyang kaligtasan, sa nais magkaroon din ng kagalingan, kalakasan at intimate relationship sa ating Panginoon. Kapatid, sundan mo ang aking panalangin, itas mo ang iyong mga kamay sa harapan ng Panginoon bilang pag-surrender ng iyong buhay, ng iyong puso sa Kanya at ng lahat ng bagay sa Kanya. Okay, susundan mo ang aking panalangin. Panginoong Jesus, sa mga oras po na ito, lumalapit po ako sa inyo. Inaamin ko po na ako isang taong makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Mula sa mga oras na ito, tinatanggap po kita, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka sa puso ko, sa buhay ko. Maraming salamat po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let me pray for you, kapatid, na nanalangin, sumabay sa akin sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng taong ito. Dalangin ko ng kanyang mga natanggap, kanyang mga napanginggan na salita na nagmumula sa iyo ay tumimo sa kanyang puso't isipan. Lord, gabayan niyo po siya. Pagharian niyo po ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang kanyang buhay magmula sa araw na ito at patuloy ka po magpakilala sa kanya in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Okay? So, muli mga kapatid, ay nais ko pong anyayahan ang bawat isa na mag-prepare po sa ating communion. So, every time na tayo po ay nagkakaroon ng gawain ng Panginoon, i-prepare po natin ang ating communion elements. At basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Okay, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang dalawang special benefits po mga kapatid ng communion pong ito. Okay, ang tinapay po na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na nagsisilbing kalakasan at kagalingan sa ating katawan. At ito naman po, ang juice ay simbolo ng banal lugo ng ating Panginoong Jesus na nagsisilbing paglilinis at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay po, so tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa communion
na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa isang dakilang pribilehyo na pinagkaloob niyo po sa amin, pinagkatiwala niyo po sa amin. At I pray, Lord God, na ito po ay patuloy na buhusan niyo po ng banalugod ng Panginoong Isus. Pakalinisin niyo nga po ito sa inyong banal na harapan at gamitin niyo po itong instrumento to bless our body, to strengthen our body, to heal our body, to restore our body for your glory alone, Father God. Maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay po, so nung gabing, ang Panginoon ay ipagkanulo siya dumang putang tinapay, pinagpirapiros ito at sinabi, ito ang tinapay na ito, simbolo ng aking katawan, kainin niyo ito at gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin. At ganyan din naman, matapos maghapunan, hinawakan ng Panginoon ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito, ang simbolo ng aking ang simbolo ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito, inumin ninyo ito, at gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Amen. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Okay, muli, inaanyago po ang bawat isa. Tayo po'y muling magsitayo at tayo pong lahat ay mag-closing prayer. Hawakan po natin muli ang ating Biblia at itapat po natin sa ating puso. Tayo pong lahat ay manalangin, Ama namin, Diyos na bahabagin. Maraming salamat po sa araw na ito. Dakilang Diyos, salamat sa walang sawa niyo pong pag-bless sa amin, sa aming katawan, sa aming espiritu, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapatiran sa pananampalataya. Salamat po sa walang sawa mong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Sa walang sawa mong pagre-rebuke, walang sawa mong pagpapaalala, walang sawa mong pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Ito ay nagpatuloy, nagpapatunay na at nagpapakita. Ipinararanas niyo po sa amin, Panginoon, kung gaano po kami kahalaga sa inyo, kung gaano niyo po kami kamahal, kung gaano niyo po kami, kung gaano po kayaman ang inyong habag at biyaya sa bawat isa po sa amin. Ama, maraming salamat. Tanggapin niyo po ng aming papuri, parangal, pasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Kita sa ating mga kapatid, ating mga kamay, sarapan ng ating Panginoon. Mga magulang kapatid, tanggapin niyo masaganang habag at pag-ibig ng Diyos amang nasa langit. Ang pakikipisan ng banal na Espiritu at ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Diyos lamang ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat, kapangyarihan, magpakailanman. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, God bless you po. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon.